Isang common na tanong na madalas nating maririnig sa ating mga kaibigan o mga kamag-anak kapag may trabaho na tayo ay ang tanong na magkano ang iyong monthly income o magkano ang iyong salary increase ngayong taon. Hindi natin maririnig ang tanong na magkano ang iyong net worth. Karamihan kasi sa atin ay walang ideya kung ano ang net worth dahil sa tingin natin wala nang mas mahalaga pa sa income. Pero kung titingnan mo ang pinagkaiba ng mga mayayaman at mahihirap, makikita natin na ang mga mayayaman ay focus sa pagpapalaki ng kanilang net worth, samantalang ang mga mahihirap ay nakafocus sa kanilang income. Sinabi ng motivational speaker at author na si T. Harv Eker, "The true measure of wealth is net worth, not working income." So ano ba ang net worth at bakit kailangan natin itong pagtuunan ng pansin? Ang net worth ay ang kabuuang pagmamay-ari ng isang tao. Ito ay ang resulta sa total value ng kanyang asset minus liabilities. So kung paano mo malalaman ang iyong kasalukuyang net worth, kailangan mo lang ilista lahat ng iyong mga asset o mga bagay na mayroong halaga at bawasan mo ito sa iyong liabilities o mga bagay na iyong pinagagastusan. Halimbawa, sa iyong asset column, meron kang personal savings na 100,000 pesos, investment sa stock market na worth 50,000 pesos, sasakyan na worth 400,000 pesos, at bahay na worth 1.5 million pesos. So ang total value ng iyong assets ay 2,050,000 pesos. Sa iyong liability column naman, meron kang credit card loan na 100,000 pesos, car loan na 200,000 pesos, housing loan na 500,000 pesos, at utang sa bagong cellphone na worth 50,000 pesos. So ang total value naman ng iyong liabilities ay 850,000 pesos. So kung ibabawas mo ang iyong total liability sa iyong total asset, meron kang net worth na 1.2 million pesos. Kung bakit kailangan mong pagtuunan ng pansin ang iyong net worth, ito ay dahil para madali mong malaman ang iyong sitwasyon sa kapirahan, kung kailangan mo bang bawasan ang paggastos o magdagdag ng mapagkikitaan. Ngayon